ako sarili. Hindi po kinaawa sa asawa ninyo, lalo po sa anak niyo kay Zoe. Tinanaw po na isikreto po natin ito, lalo na kay Zoe. Total, hindi ko na naman po kayo kikilalanin bilang tatay ko. Sa simula, kahit anong paliwanag ni Lenet sa kay Analyn ay galit ang naramdaman sa ina sa ginawang paglihim sa kanya na tunay niyang ama ay si Doc RJ Tanyag at tinanong ang ina kung bunga siya ng pagmamahalan. Inamin ni Lenet na mahal niya si Doc RJ noon pero nang nalaman niya na pamilyado ito ay gusto niyang magpakalayo-layo ni Lenet kasama si Analyn kaya balak niyang bumitaw sa Apex ang anak at lilipat sila ng tirahan. Pero nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila RJ at Lenet na hindi lilipat ng tirahan sila Lenet pero hindi rin magpakilala na ama si Doc RJ na gustong gusto nang magpakilala sa kay Analyn bilang ama. Samantala kinausap naman ni Chang Susan ang apo na panay ang iyak na ayon sa lola ay kung nasaktan si Analyn ay higit na nasasaktan ang kanyang ina. Kaya kinabukasan ay humingi ng sorry si Analyn sa nanay niya Lenet na nasigawan niya ito kagabi. Naintindihan naman iyon ni Lenet at kinausap si Analyn na sana huwag magtanim ng sama ng loob at galit sa kanyang ama. Samantala tududada si Moira lalo na napakiwari niya ay problemado si RJ na marami nang nainom dahil nga nalaman na ni Analyn na anak siya sa labas at nanganganib ang reputasyon ni Doc RJ bilang medical director kapag malaman ang sikreto. At sinabi naman ni Doc RJ na handa niya ipaglaban ang anak niya si Analyn kahit malalaman ito. Kahit pati ni Zoe. Dumating naman si Zoe na narinig ang pagbabangayan ng dalawa na kahit daw sa pamamahay nila ay pinagtatalunan ng kaniyang magulang itong si Analyn. Pagkaalis si Doc RJ ay sinabihan ni Moira si Zoe na kailan na talagang mapatalsik sa Apex itong si Analyn. Pero may plano si Zoe na panatilihin si Analyn sa Apex at ibabagsak niya ang karira ni Analyn bago pa ito mamamayagpag. Samantala, nagkita na nga ang mag-ama RJ at tatay niya. Pero ayon kay Doc RJ, wala itong anak na si RJ at wala rin siyang ama na matagal na. Tinalukuran ni Doc RJ ang ama na pinabayaan siya sa panahong kinakailangan niya ito. Samantala, nag-usap si Analyn at Lenet sa telepono at sinabi ni Analyn na gusto ni Doc RJ na kilalanin siyang ama. Pero tumanggi si Analyn na ayaw niya rin maiskandalo ang pangalan ni Doc RJ na para kay Analyn ang nanay niya ay sapat na. Lumapit naman ang matanda at naikwento na ayaw rin siyang kilalanin ang kanyang anak tulad ni Analyn na isang doktor. Gusto pa sanang alamin ni Analyn kung sinong doktor ito at kakausapin niya at sakaling mabago ang isip nito pero ayon sa matanda, hindi na kailangan. Dahil hindi nga nakinig sa kanya bilang matanda, paano na lamang kay Analyn na bata pa? Samantala, hinarap na ni Moira si Analyn na ngayong alam na ni Analyn na tunay na pagkatao. Pagmamalupitan pa kay ni Moira itong anak sa labas ni Doc RJ, abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.